Dahil dun sa limit. But this week, this Tuesday,
We'll make sure po na lahat po ay maka-join at makasali sa discussion. And I hope everything is okay during this quarantine season. Again, extended tayo ng May 15. Di ko alam kung nasa saan kayong location, but I think in Makati and Cainta, kasali pa rin po tayo sa ECQ. Hindi pa tayo kasali dun sa GCQ, no? But nevertheless, I think inaalaw na nila yung mass gatherings for religious activities. Kung di ako nagkakamali, i-double check po natin yan. But for now, let's keep, no, safe. Manatili muna tayo sa ating mga tirahan. Dahil matapos man po yung lockdown, I'm pretty sure na yung virus hindi pa rin po nawawala. At hindi pa rin po tayo nakaka-discover ng lunas at sa sakit na yon. So, let's just be vigilant and keep safe and follow. Sundin natin yung mga leaders natin sa gobyerno. No, no one is perfect, but God is perfect who commanded us that we should obey our authorities and honor them. And speaking of authorities, again, nagpapasalamat kami sa local government namin dito sa Cainta for continuously leading us at may organization. Nakatanggap na naman po kami ng wave of relief actually just today, no? This day na I'm recording it. Also, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga tumulong na ating mga partners nag-support at nag-offer sa Panginoon sa pamamagitan ng simbahang ito in this ministry by their prayers, especially the prayers, yung encouragement, fellowship, lalo na yung mga ka-D-group namin in CCF. We are grateful para sa inyong mga sharings and your concerns for each other, including us. And dun sa mga nagbigay para sa Panginoon at sa trabaho ng Panginoon through their resources, especially this month. Kilala niyo po kung sino kayo. And for the previous months na naka-lockdown po tayo, you know who you are. Alam mo, gusto ko talagang i-mention yung pangalan niyo because I'm really grateful, but so that the glory will be only for God. At yan naman ang gusto natin. You know who you are and God knows the good that you do in silence. So I know that God will continue to bless you according to His purposes and His plans for your life at sa inyong relasyon with God and your family. I thank you, especially for the church, hindi lang sa aming local church, but also sa universal church na patuloy na nagtutulungan in the Christian Biblical Church, including our school or my school, in Baptist Bible College Asia. I'm really grateful sa mga tao na naririto in Global Search, especially yung BBCA Cainta. We're thankful for the pastors and the people here that continuously strengthen each other and are being role models sa kanilang community, at especially sa simbahan and in sharing the gospel. So napaka-laking bagay po talaga ng ginagawa ninyo para sa mga tao at lalo na para sa simbahan. So again, we're thankful, no? Ito nga, I meant to show this to you as a sign of God's blessing na He is here. God provides through different peoples, through different means, but it is all coming from the same God, no? Naalala ko dito yung jar of manna when Israel was in the wilderness. And they were complaining basically kay God na gusto nila ng makakain. And God sent manna, bread from heaven, to them. We're not complaining, we're trusting in God, but God is still providing. And ito yung nagsisignify nito sa akin, no? It's a symbol, a reminder na tama yung pagtitiwala natin sa Panginoon and that we are willing to leave everything behind for Him. Kanina, no, na I was out, mag-withdraw sana ako, no? Actually, nag-withdraw ako, but on the way to the ATM dun sa bank, I was trying to, you know, realize kung ano ba yung buhay ko. What would be my life now na may paparating kaming baby ng aming asawa at ako ay ngayon ay full-time minister na. You know, naisip ko, tama ba yung ginawa kong desisyon? And God made me realize na
yung sinasabi natin usually na pag nagbigay ka sa Panginoon, dodoblehin niya yan. Na-realize ko na magandang pakinggan yun, pero actually mali yun eh. Hindi yun tama. The thing is, if we think of God that way, or think about giving our life to God sa ganong paraan, nagiging status quo natin o basihan natin is yung bank account natin or yung ito ko dati. Binigay ko to kay God, titignan ko ngayon kung dodoble yung meron ako or yung naging savings ko o dadami ba. No, nagiging status ko ngayon yung idea ko of what is good or what is my bank account. But God reminded me na ang status ko is whether I give everything or kung ano lang yung pinapabigay sa akin ni God, the status ko is, am I still in the purpose of God? Am I still able to glorify God? Am I still able to live according to the purpose of God, according to the calling of God? And naniniwala kami na God will continue to sustain us and provide us even dun sa kaduluduluhan ng sustaining na yun, na even if our bodies may experience some temporary hardship. And so we pray instead for faith na patatagin at palakasin ng Panginoon ang aming pananampalataya as we go through in this Christian life. At ganoon din naman ang gusto namin sa inyo. So dahil dyan, yan ang ating prayer and opening prayer na rin natin or prayer items for today's Sunday message. So let's close our eyes and bow down our heads. Father God, we thank you for all the blessings that you have given us. Panginoon, you are faithful. And look at myself, wala akong nakikita ang magandang bagay na pwede kong ibigay sa iyo. Sabihin ko na karapat-dapat ako sa lahat ng magaganda at mabubuting bagay na binibigay mo sa amin at ng aking pamilya. Ganun pa man, Lord God, because you are righteous, you are unchanging, you are morally perfect, good, and you are holy and love. You sustain those who put their trust in you. You are a good God. And I pray na ito maipakita ko sa inyong mensahe para sa amin ngayong linggo. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Okay, guys. So, let's start with our Sunday message. Kanina pinakita ko sa inyo yung bigas, no? Papakita ko lang ulit. Ayan, ito. So, before I start reading our Bible passage, gusto ko lang pumunta kayo, tignan nyo lang yung bahay nyo. I want you to look for one thing, at least one thing, na pwede mong hawakan at tignan mo and say, God has not forsaken me. God has not forgotten me. Kung wala kang bigas, kung wala kang bagay na pwedeng damputin, may kasama ka, damputin mo yung kasama mo, yung mahal mo sa buhay. Kung wala, kung mag-isa ka, just look at what God has given you in your life and you would see that God has not forsaken you. Okay. So I want you to get your Bibles. Kung may Tagalog Bible ka, okay lang yan. Kung may English Bible ka, go ahead, get it. And turn to Mark chapter 2, verse 18 to 22. Yan. So that will be our passage, Mark chapter 2, verse 18 to 22. And again, nagpapatuloy tayo sa ating series in the life and ministry of Jesus in the four Gospels. Okay? Yan. So, ang ating title for today in the Sunday message is Jesus, Our Husband and King. Okay? So again, our title is Jesus, Our Husband and King. So bakit yun ang title natin? Well, let's find out. Mark chapter 2, verse 18 to 22. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3. And the disciples of John and of the Pharisees used to fast. And they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. No man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.
And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled. And the bottles, or in the bottles, will be marred. But new wine must be put into new bottles. So actually, nagbasa ako sa from the King James Version, so medyo malalim yung English, no? But if you have a Tagalog, maganda yan para mas maintindihan nyo na mabuti. But again, I will be teaching from the King James Version today kasi nakita ko na in by comparison, no, mas kompleto at mas accurate yung pagkakatranslate ng passage na to. I sometimes use the English Standard Version or the NASB, but pag sa pag-aaral o sa pagtuturo, ang basihan ko ng pagsa-start ng lesson is the King James Version, tapos kinocompare ko sa original language, ayan, at sa iba-iba pang mga translation. So, that's one technique ng pag-aaral ng Biblia. So again, Mark chapter 2 verse 18 to 22 is a cross-reference din sa Matthew chapter 9 verse 14 to 17. Ayan. And before we continue with our observation, interpretation, and application, ang ating big idea for today ay kay Kristo na siyang tangi at lubos na katuparan ng lumang tipan, gumawa ang Diyos Ama ng bagong kasunduan. Ulitin ko, kay Kristo na siyang tangi at lubos na katuparan ng lumang tipan, gumawa ang Diyos Ama ng bagong kasunduan. So, let's start with, again, Mark chapter 2, verse 18 in our observation. So, nagpapatuloy ang ating kwento kasi sa handaan na inihanda ni Mateo. So, continuation lang to, no? This is within the same day para sa Panginoon at sa kanyang mga disipulo at iba pang mga imbitadong kapitbahay, if you recall. At ilan sa mga disipulo ni Juan Bautista ay naroroon. Tinanong nila ang Panginoong Jesus at sinabing, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at mga pariseyo ay nag-aayuno? Sumagot ang Panginoon at tinuruan sila sa pamamagitan ng isang tanong. Sabi niya, dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Patuloy naman ni Jesus sa kanila, hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na ilalayo ito sa kanila at saka pa lamang sila mag-aayuno. Now in here, Jesus' encounter with the repentant Matthew, the religious Pharisees, and the regrouping disciples of John the Baptist, si Mark, the gospel writer, reveals to us a summary of the purpose of Christ's earthly life and ministry. So, meron tayong lima na nakikita natin o naoobserbahan natin dito sa continuous na istoryang ito. So, number one, anyone who believes is welcome in the kingdom of God. Pangalawa, Jesus came to call the sinners to repentance. Pangatlo, Jesus is the coming of the kingdom of God. Pang-apat, Jesus is the awaited bridegroom of Israel. At panglima, Jesus is the making of the New Testament. Okay? Ang point 1 at 2 ay natalakay na natin last week sa pagkakatawag ni Mateo at sa engkwentro ng mga Fariseo at ng Panginoong Jesus. Yung point 3, 4, and 5 ang ating magiging gabay today sa ating pag-aaral na mga sumusunod na pangyayari sa kapistahang inihanda ni Mateo at sa kanyang tirahan, which is yung pagtanong na ng mga disipulo ni Juan Bautista kay Jesus Christ regarding the fasting. Okay? So point number one, or I should say point number three, but for today, it's point number one, Jesus is the coming of the kingdom of God. So in verse 18, para mas maintindihan natin ang tinuturo ng Panginoon sa mga disipulo ni Juan Bautista, marapat na tandaan natin na sa mga panahon na ito ay nakakulong na si Juan Bautista dahil sa pag-uutos ng Haring Herodes. At walang lubos na kaalaman ng kanyang mga disipulo patungkol sa ministeryo ni Jesus.
sa kadahilanan na ang ministeryo ni Juan Bautista, kung inyong maaalala sa dati nating napag-aralan, ay patungkol lamang sa paghahanda ng daraanan ng Panginoon, okay? At ituro ang mga tao sa Panginoon. And if you recall, si Apostle John at si Apostle Andrew, yung dalawang unang disipulo ng Panginoon, were previous disciples of John the Baptist and followed Jesus after his 40 days of fasting in the wilderness. Dahil yun kay John the Baptist. Hindi nakakapagtaka if some of the disciples of John the Baptist ended up following Jesus throughout his ministry after their encounter with him. Because John the Baptist preach the coming of Christ. Also, ang kanilang katanungan kay Jesus ay reasonable sabagat ang mga guro or rabbi or rabbi sa panahon nila Jesus, even though that fasting was only required on the feast day of the Day of Atonement na nababasa natin sa Leviticus chapter 23 verse 27 to 29, ay kilalang nag-aayuno or nagfa-fasting 2 times a week, usually Monday and Thursday, especially kapag kapanahunan ng tagtuyod. One example na mababasa natin sa New Testament is in Luke chapter 18 verse 12. So again, yung mga kilalang holy teachers sa mga Hebrews or sa mga Israelita ay nagpa-fasting talaga. In the Hebrew culture, fasting meant hindi pagkain ng isang buong araw from evening to evening. At ito rin ay pagpapakumbaba at pagsisisi at pag-amin sa mga kasalanan na ginawa nila laban sa Diyos. And again, hindi mali ang pag-aayuno o prayer and fasting. Sa katunayan, ito ang gawain ng mga Kristiyano sa panahon ng mga apostoles, lalo na kapag sila ay nagtatalaga ng mga liderato o tagapagsilbi sa loob ng simbahan. Nababasa natin ito sa libro ng mga gawa o the Book of Acts in 14:23 or in chapter 14 verse 23. Sinasabi rito, and when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. So it's a sign of belief. Ngunit, ang punto ng katuruan ng Panginoon sa mga disipulo ni Juan Bautista ay isang sariwa at mas tumpa na interpretasyon, hindi lamang ng lumang tipan at ng batas ni Moises, bagkus pati na rin ang puso at isipan ng Diyos. Again, huwag natin kalimutan na si Jesus in the New Testament, okay? Ang pinapatuunan ng Old Testament. Pangalawa, siya ang katuparan ng Old Testament. At pangatlo, siya ang kumpletong revelasyon ng Diyos in the New Testament. So, intindihin natin yung tatlong bagay na nakikita natin kay Kristo in terms of the Old and New Testament. So again, pinapatuunan ng Old Testament si Jesus. Nababasa natin ito sa John chapter 5 verse 39, si Kristo ang nagsasalita. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. So sinasabi ni Kristo, may kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan ang Old Testament sapagkat ito ay nagpapatuo kay Kristo Jesus. So, ang pinaka-konsepto ng Old Testament is to point you to the Messiah, to Jesus Christ. Pangalawa, katuparan ng mga Old Testament si Jesus. Nababasa natin ito sa Matthew chapter 5, verse 17. Sinasabi nga ng Panginoon, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So dahil nga ang batas ni Moises sa lumang tipan ay nagmumula sa kabanalan ng Diyos, the Trinity, ito ay hindi pwedeng ipagsawalang bahala nino man, even ni God. Ito ay maaari lamang maisakatuparan sa pamamagitan ng perpektong buhay at alay ni Jesus. Okay? Pangatlo, kompletong revelasyon si Kristo ng Diyos if you read the New Testament. And we read this in Colossians chapter 1 verse 15. Sinasabi ni Pablo patungkol kay Jesus, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him, all things were created in heaven and on earth,
visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Sinasabi rito na, gusto mo makita si God? Gusto mo makita si God who is a spirit? Look at Jesus Christ. Sinasabi dito, firstborn of all creation, hindi ibig sabihin, siya yung unang nilikha, gaya ng sinasabi ng mga cults. But this means firstborn, meaning heir, o tagapagmana, or first priority. Dahil siya nga ay anak ng Diyos, the Word of God, the mind of God, and the divine expression of God. So sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. And so pinapaalala sa atin ng Panginoon, pati na rin sa mga disipulo ni Juan Bautista, ang dalawang bagay. Number one, ang pag-aayuno at dasal ng mga tao ay kaakibat ng ating pagsamba at paglapit sa Diyos. At dahil, pangalawa, ang presensya ng Diyos ay kasama na nila in Jesus, hindi na nila kailangan pang mag-ayuno sa panahon na iyon. Okay? Kasi ang fasting ay isang gawain ng pagsamba at paglapit sa Diyos, tanda ng matinding pananampalataya, right? At dahil si Kristo nga ay ang anak ng Diyos, siya ang tanda ng katuparan ng batas at pakikipag-isa ng Diyos Ama para sa sangkatauhan. Ang kanyang pagdating ay dapat salubungin hindi ng pagkagutom, pagkalugmok, at pagdadalamhati, bagkus ng kapistahan, kasiyahan, at papuri kay Yahweh. Ganito din ang sinasabi ng Panginoong Jesus in Lucas or in Luke chapter 17 verse 20 to 21. Sinasabi niya, "The kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor will they say, 'Look, here it is,' or 'There,' for behold, the kingdom of God is in the midst of you." So I want you to focus dun sa sinabi ni Jesus na the kingdom of God is in the midst of you. Now, there are two ways to understand the kingdom of God sa ganitong lingwahe. Number one, ito kasi ang nasasakupan ng Diyos. The kingdom of God is yung kaharian ng langit ay kung saan nandoon ang hari. So wherever the king is, that's the kingdom of God. At ang Diyos ang karapat-dapat na hari ng lahat ng kanyang nilikha. And in the time of Jesus, ito nga ay literal na kanilang na-experience. So in God's economy actually, no, kung mahilig ka mag-aral ng filosofiya or ng metaphysics, tandaan mo na may dalawang klase lang ng bagay or nilalang sa mundo. Ito yung hindi nilikha at ito yung nilikha. Dun sa hindi nilikha, Diyos lang yun. Anything na hindi Diyos, dahil siya nga'y tanging Diyos lamang, one true living God, lahat yun, it falls under nilikha or created. So, that means, ikaw ay nasasakupan dapat ng Panginoong lumikha sa'yo. Next, ngunit para sa Kristiyano, sa ating panahon, ito rin ay isang personal at matalik na paghahari ng Panginoong Jesus sa loob ng ating buong pagkatao hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, until the second coming. Para kasi sa kanilang panahon, no, in Jesus' time, because Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ay kasama nila, eating with them, drinking with them, and fellowshipping with them, meron silang kapanatagan at kasiyahan, and there was no reason to fast, but there were so many reasons to celebrate. Yun yung pinupunto ni Jesus Christ. Now, in point number two, it says, Jesus is the awaited bridegroom of Israel. We read this in Mark chapter 2, verses 19 to 20. Now, in verse 19, sa pamamagitan ng isang analogy, tatlong bagay ang binigyan ng paghahambing ng Panginoong Jesus upang magbigay ng matalinhagang katuruan patungkol sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Number one, bride chamber. Pangalawa, wedding guest. At pangatlo, bridegroom. Okay? So number one, bride chamber. Kakaibang salita, no? Ano ba yung sabi ng bride chamber sa Tagalog? Well, tignan natin. Inihambing ni Jesus, si John the Baptist, sa isang bride chamber o sa Tagalog ay tagapamahala ng handaan
ng kasal. O sa ating modernong konteksto, isang wedding director or organizer. Yan. In Bible times, ang bride chamber kasi o wedding director ay ang pinakamatalik na kaibigan ng lalaking ikakasal. And just like a wedding director, John the Baptist prepared the people of Israel for the coming of the bridegroom, Jesus. Now, the center, we must not forget, the center of the wedding celebration is none other than the bridegroom. And that is Jesus Christ. So, ano yung trabaho ng bride chamber? We read this from the very words of John the Baptist himself. In John chapter 3, verse 28 to 30, sinasabi niya rito, "You yourselves bear me witness that I said I am not the Christ." Hindi niya sinasabi siya si Kristo. But sinasabi niya, "I have been sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. He must increase, but I must decrease." So, in context, tayo, or si John the Baptist, na pwede natin i-apply sa buhay natin, tayo ay nagtuturo lang ng mga tao mapunta kay Jesus. Hindi tayo nagliligtas sa kanila. And in John the Baptist's emotions, okay, about Jesus Christ, hindi siya parang insecure, no? He was willing to decrease kasi alam niya na si Kristo yung Diyos na nakapagliligtas pati na rin sa kanya. That Jesus must increase at ito'y kasiyahan sa kanya at kung sino man ang makakatagpo kay Kristo. Next, sa isang kasalan, okay, just so you know, ng Hudyo, ang bida ay ang bridegroom o ang lalaking ikakasal at hindi ang wedding director. At nalalaman ito ni John the Baptist. Gaya sa pagdating ng Panginoon sa kanilang panahon, si Juan Bautista ay nagpakababa upang ang atensyon ng lahat ay mapunta kay Jesus. Second, after the bride chamber, is the wedding guest. So, syempre sa kasalan, may guest, di ba? So, what does the wedding guest mean? Inahambing naman ng Panginoon ang kanyang mga disipulo at kung sino man ang aanim sa kanya bilang mga bisita sa handaan ng kanyang kasal. And again, from our message last week, kung napanood na ninyo, kung hindi pa, please balikan ninyo, okay? We are reminded of the great wedding banquet in God's kingdom that God Himself prepared for those who will live and die for Christ. Sinasabi nga ng anghel sa apostol na Juan, no? John the Beloved, in Revelations chapter 19 verse 9, o sa Tagalog, sa libro ng Pahayag chapter 19 verse 9, "Mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos." And we all know ang kordero is Jesus Christ. Pangatlo, meron tayong bride chamber, meron tayong wedding guest. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung bida, yung bridegroom. Inihambing naman ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa isang bridegroom o lalaking bagong kasal gaya ng paghahambing ni Yahweh sa kanyang sarili na madalas nating matagpuan na tema ng lumang tipan. Take note, in the Old Testament at dito sa pangyayaring ito, okay, sa mga Hebreyo, sa mga Jews, they know that God is seeing Himself as the bridegroom of Israel. Siya yung lalaking magpapakasal sa Israel o sa mga taong nananampalataya sa kanya. And so when Jesus Christ compared himself as a bridegroom, they were taking a hint that Jesus Christ is saying, "I am God. I am the God that you read in the Old Testament." At nababasa nga natin ito sa Hosea chapter 2 sa Old Testament, verses 19 to 20. And I'm gonna be reading from the Holman Christian Standard Version dahil lang kasi mas maintinding o mas madaling intindihin in English for you. So sinasabi rito, Hosea chapter 2 verse 19 to 20, "I will take you to be my wife forever. I will take you to be my wife in righteousness, justice, love, and compassion. I will take you to be my wife in faithfulness, and you will know Yahweh."
Now, to understand it better, in the book of the prophet Hosea, okay, dito sa binasa natin, in the Old Testament, God is treating Israel as an adulterous wife, meaning yung Israel, isa siyang babae o asawang nangangalunya, who sought for different lovers noong sila ay sumama sa mga karatig bansang nakapaligid sa kanila na sinabi na ng Diyos huwag nilang gagawin, at sila'y nakisamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at lubusang kinalimutan ang pag-ibig at pag-aaruga ni Yahweh na kanilang tunay na asawa, na bridegroom. Ngunit dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos para sa kanila, sila'y binigyan ng pangako ng Panginoong Jesus ng panahon kung saan sila'y kanyang susuyuing muli at aakuing muli bilang kanyang mga minamahal na irog. Nakikita rin natin dito ang karakter ng Panginoon bilang Diyos at asawa. Siya'y wagas at magpakailanman, makatwiran, puno ng pag-ibig, maawain at may katapatan or faithfulness. Sa may mga asawa, no, number one talaga nating dapat pakatandaan is yung faithfulness natin. Hindi lang sa ating mga asawa, pati na rin lalo na sa Diyos na may kapal kung siya o sino siyang nagkasal sa atin, sa ating mga wives. Okay? So our real commitment is not in our wives, but to God, who validated our marriage. Okay? And as the Old Testament is revealed in the New Testament, ang panahon nga ng pagdating ni Kristo, ang itinakdang panahon ni Yahweh na tinutukoy sa Hosea chapter 2, na ibalik ang loob ng Israel at ng sangkatauhan sa Kanya. And we see this again in the life and ministry of Jesus Christ. Ito yung katuparan nun. It is only natural then that all fasting be placed on a temporary hold, for in Jewish weddings, happiness is the number one obligation of the wedding celebration. And so also it is in the time of Jesus for His followers. Ito ang importansya ng malaking kapistahan na inihanda ni Mateo para kay Jesus na kumakatawan sa handaan ng kasalan ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang, which is the church. And the church is the true Israel. Yan. So, nadadagdagan yung kaalaman natin, ano? Now, to prove this, nababasa natin ito sa Romans chapter 9, verse 6 to 8. Sinasabi ni Pablo patungkol sa Israel in this generation, which is the church, as we read, it says, "But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham, because they are his offspring. But through Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring." So sa nababasa natin, ibig sabihin, kahit na sa lumang tipan, hindi lamang ang mga tao na galing sa dugot laman ni Abraham ang tinuturing na Israel sa paningin ng Diyos, okay? Bagkus ang mga nilalang na nakipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya na napapatunayan sa pagsunod ng batas ni Moises, we see this concept repeatedly in the Old Testament, even before the law of Moses, especially to whom, kung sino ang binigyan ng covenant, which is Abraham. Okay, ayaw niyo maniwala? Let's look at Genesis 17, verse 12 to 13. Sinasabi dito, "He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male throughout your generations, whether born in your house or bought with your money from any foreigner who is not of your offspring. Both he who is born in your house and he who is bought with your money shall surely be circumcised. So shall my covenant be in your flesh, an everlasting covenant." And alam naman natin na ang circumcision is the sign na tinanggap ka ng Panginoon in the Old Testament. So that means, hindi lang yung galing sa dugot laman ni Abraham ang binigyan ng covenant of circumcision, kung hindi lahat, kasama na yung mga foreigner na pag-aari ni Abraham in those times.
We also see the same concept, especially in the making of the nation of Israel, in the book of Exodus, chapter 12, verse 48 to 49. Now, crucial to, no? Sinasabi rito, if a stranger, okay, stranger, shall sojourn o mananatili with you and would keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised. Then he may come near and keep it. He shall be as a native of the land. But no uncircumcised person shall eat of it. There shall be one law for the native and for the stranger who sojourns among you. So nakikita natin dito yung puso at tunay na layunin ng Diyos when it comes to the nation of Israel. That if you believe in God, in Yahweh, you are free to be a part of the nation of Israel. What this means is that since the beginning of time, God intended for everyone to have a relationship with Him through faith, and that even after Adam and Eve sinned at the fall and broke their relationship with God, God's intention was to restore His creation back to its original design and purpose. So God sovereignly chose men and women who would escort, magiging alalay, dun sa restoration plan to its completion. God also chose the physical nation of Israel for a certain purpose, na sila'y maging kanyang mga instrumento. Sa pamamagitan ng kanyang pangako kay Abraham, Israel is to be an instrument sa pagpapalaganap ng kanyang pangalan at biyayaan ang sangkatauhan. Ngunit, bilang makasalanang tao, hindi lahat ng Israelita ay naging tapat sa Diyos. And they failed to teach the world of God's perfect will. So they failed. Ngunit, ganoon pa man, tinupad pa rin ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham na sa pamamagitan ng kanyang binhi o yung magiging anak ay mabibiyayaan ng buong mundo. At ang binhing ito, ang anak na ito, ay tinutukoy nga si Kristo. Ito'y walang iba kung hindi ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus Christ. So there are two types of Israel. Para luminaw lang sa atin, kung sino ba talaga tayo in the Bible as we read this passage at yung iba pang passage in the Old Testament. Who is Israel and who is the church? Or ano yung significance natin and how does the Word of God apply to us? Now again, there are two types of Israel. One is the physical Israel. Ito yung bansa na nakikita nyo sa mapa, yung naririnig nyo sa balita o sa internet, no? Pangalawa, merong spiritual na Israel or spiritual Israel, at ito yung lipon ng lahat ng tao noon mula sa New Testament, ngayon sa ating henerasyon, at sa hinaharap pa na magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. And this includes, again, us in the New Testament Church. And so the true Israel, the true nation of God, in God's dispensation are those who actually believe sincerely in God. At hindi lamang ang mga ipinanganak sa lahi ni Abraham. Ito ang mga taong naibalik sa kanilang original na disenyo at layunin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Diyos and in the New Testament, God in Jesus Christ. Ito ang pinapaalala sa atin sa Galatians chapter 3, verses 27 to 29. Sinasabi ni Pablo muli, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. And so again, what is our big idea? What is our central unit of thought? Para makita natin ano ba talaga yung gustong ipakilala sa atin o paalam sa atin ng Diyos in this passage. Again, our big idea is kay Kristo na siyang tangi at lubos na katuparan ng lumang tipan, gumawa ang Diyos Ama ng bagong kasunduan. At sa pagpapatuloy ng ating talata, in verse 20,
kinukumpleto ng Panginoon ang kanyang katuruan where he says, "But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days." And as early as in the calling of Matthew, in the early stages of Jesus Christ's Galilean ministry, we already see that Jesus, bilang tapat na asawa, is predicting his coming passion. Pag sinabi natin passion or passion of the Christ, gaya ng pelikula, tungkol ba saan yung palabas na yon? It speaks of Christ's suffering, death, resurrection, and ascension. Pagbabalik ng Kristo sa kanyang rightful throne. By saying that the days will come when the bridegroom will be taken away. Sa ganitong paraan, pinapatunayan sa atin ng Panginoong Jesus na alam niya ang dahilan kung bakit siya naparito at siya ay hindi nawawalang alintana sa mga pangyayari at mangyayari pa. Again, we see also the self-consciousness of Christ regarding His purpose and even His divinity, yung pagka-Diyos niya. We also see here His omniscience bilang Diyos na nalalaman niya ang lahat ng mga bagay-bagay. Especially kung sa ano yung mangyayari sa kanyang ministeryo. Now let's move on to point number three. Point number three is, Jesus is the making of the New Testament. Now we read this in Mark chapter 2 verses 21 to 22. Nagpapatuloy si Jesus sa verse 21 hanggang 22 at sinabing, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." So, here again, Jesus uses two analogies or gumagamit siya ng mga everyday objects para magturo ng heavenly teachings. So, ginamit niya yung tela at yung sisidlang balat or yung leather na lalagyana ng wine. Okay? Hindi ko alam kung nakakita na kayo nun, no? Kasi hindi na tayo gumagamit nun in our times. But in Jesus' time, nilalagay kasi yung mga inumin, kagaya ng tubig or wine, okay, in leather na bag na gawa sa balat ng hayop. At kapag bagong wine ang ginamit mo at nilagay mo sa loob ng lumang balat ng hayop, magka-crack, di ba, yung balat ng hayop kasi brittle na siya, no? Marupok na siya. At yung tela naman, syempre, pag luma yung tela tapos nilagay mo ng bagong tela na plantsyado pa, syempre, pag umurong yung tela, mahahatak niya, lalaki yung punit. Lalo na doon sa mga marunong magtahe, I'm pretty sure alam na yan, okay? So again, bilang hali naman ng lahat ng nilikha, isa sa pangunahing gawain kasi ni Jesus ay itaguyod muli ang kaharian ng Diyos. At dito niya pinapasok sa katuruang ito, ang napakalaking bagay gaya ng kaharian ng Diyos. So nababasa natin ito actually sa 1 Corinthians chapter 15 verse 25 to 27. So ipopost ko dito yung passage at I suggest basahin niyo to at pag-aralan niyo to sa sarili ninyong devotion time. Okay? So again, in fact, scholars observed in Jesus sa pagtuturo niya that he may have categorized his teachings about the kingdom of God in 6 ways. Okay? So kung talaga nag-aaral kayo ng Bible, 6 na paraan kung paano kinakategorya ni Kristo ang kanyang katuruan patungkol sa kaharian ng Diyos ang mababatid natin. Okay? So number 1, as a covenant or kasunduan ng Diyos sa tao ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, eschatological o panghinaharap na pangyayari ang kaharian ng Diyos. Pangatlo, ito ay unexpected event o hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Pangapat, yung pagtatalaga ng kaayusan that in the kingdom of God, merong order. Panglima,
experience sa salita at gawain ni Jesus. Ito ay na nangyari na or na-experience nila sa panahon ng mga disipulo in the life and ministry of Jesus Christ. They actually, literally, experienced the kingdom of God because they were living, breathing, eating, fellowshipping with the King. Okay? At panganim, karakter ng Diyos sa paghahari. Ito ang karapat-dapat na pamumuno ng Diyos, making whatever He is sovereignly reigning over the kingdom of God. Okay? Ito nga ay sa kadahilanan na kagustuhan kasi ni Yahweh na ibalik nga ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos and vice versa dahil sa kasalanan ni Adam and Eve. Na si Yahweh ang natatangi at nararapat na kilalanin nating hari, na hari ng buong sangkatauhan ng creation. Subalit, hindi nagtagal ay tinanggihan ng bansang Israel ang Diyos na nagpalaya, nagligtas at namumuno sa kanila at nagbigay sa kanila ng tungkulin na ipakilala si Yahweh sa buong sangkatauhan. Okay? They did this nung sila'y humingi ng isang tao upang maging kanilang hari gaya ng mga bayang nakapaligid sa kanila. We actually find this in the Old Testament sa 1 Samuel chapter 8 verse 19 to 20. Sinasabi rito, "But the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, 'No, but there shall be a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles.'" So, tatlong bagay dito na sobrang mali sa puso ng mga Israelita. Number one, gusto nilang maging kagaya ng mga nasa paligid nilang bansa. Instead na sila yung maging example. Instead na sila yung maging leader ng mga bansa sa paligid nila. No? Gaya ng mga Kristiyano ngayon, tayo, we are called to be set apart, to live a holy life, na maging reserved para sa mga gawain ni God. Hindi tayo dapat nakikipag-sali o nakikipag-halubilo sa mga maling gawain ng mundo. Dapat tayong makihalubilo sa kanila, makipagkapwa-tao sa kanila upang ipakilala natin si Kristo. At yun ang tungkulin na ibinasura ng Israel. Okay? God knew the hearts of Israelites or the Israelites. So, sinasabi rin dito ng mga Israel na they wanted a king that would judge them. Ito yung pangalawang nakita kong obserbasyon na mali. No, parang sinasabi nila na hindi Diyos si Yahweh at hindi siya marunong mag-judge or hindi siya marunong magbigay ng hustisya. Yun ang sinasabi niya dito. Gusto niya ng tao instead na yung perfect and holy justice ni God. Pangatlong mali na nakita ko rito is gusto nila ng hari na makakasama nila to fight their battles. Na parang sinabi na rin nila na hindi si Yahweh ang nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto, hindi sila si Yahweh ang gumawa ng mga mirakulo para gawin silang makapangyarihang bansa, hindi rin si Yahweh ang nagpapakain at bumubuhay sa kanila, kung hindi ang mga sarili nila. At sinasabi niya, pagod na kami na maging hari ng sarili namin, gusto namin ng taong hari. Talagang binastos nila ang Panginoon sa paghingi ng taong hari, hindi dahil mali na magkaroon ng taong liderato, bagkus kasi ang puso nila patungkol sa Diyos at ang dahilan ng kanilang paghingi ay hindi nila kinikilala si Yahweh bilang buhay na Diyos at na nakikipagsalimuha sa kanila bilang tunay nilang hari. Yun ang napakamali. Again, God knew the hearts of the Israelites when they requested this. At ang tunay na kagustuhan ng mga Israelita gaya ng lahat ng tao sa mundo, including us, bago tayo naging Kristiyano, ay maging malaya. Hindi sa kahirapan, actually. Although yun ang gusto natin. But rather, gusto natin maging malaya mula sa Diyos na siyang actually lunas sa ating kahirapan. Bakit? Kasi ang kahirapan natin galing sa kasalanan. Wala naman tayong dapat ikakahirap kung hindi dahil sa kasalanan. But in our corrupted,
disrupted minds and hearts, we want to be free from God. Gusto nating lumaya mula sa pagkakahari ng Diyos. Parang baliktad na yung utak natin, no? Sabagat gusto nating tayo ang maging hari ng ating mga buhay, gaya ng nabasa natin sa 2 Samuel. Sa 1 Samuel. So, ang mga batas na ibinigay ni Yahweh sa bansang Israel na dapat sana ay kanilang ituro sa mundo ay para mapalapit ang sangkatauhan muli sa Diyos at manampalataya sa Kanya, hindi nila naituro. Again, ngunit ang batas na ito, yung batas ni Moises na ibinigay sa kanila, ay hindi nakapagliligtas. Bagkus ito'y gabay lamang tungo sa isang relasyon kay Yahweh. So in teaching, yung responsibility nga ng mga Israelites to teach the law of God, ito'y hindi nakapagliligtas. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Ever since, gusto na ng Diyos na tayo'y magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ito ang grasya ng Diyos. Kung iisipin mo, to have the perfect, holy laws of God ay hindi pahirap sa buhay ng tao. Bagkus ito ay grasya ng Diyos. Gayan dapat natin nakikita ang banal na kautusan ng Panginoon na matatagpuan natin sa Biblia. Hindi ito pahirap. Ito'y grasya ng Panginoon. At ang lubos na layunin ni Yahweh ay isang katuparan sa perpektong buhay at sakripisyo at pagkamatay at muling pagkabuhay ng walang iba kung hindi ni Jesus Christ. Yung hindi nagawa ng Israel, na alam naman talaga ng Diyos na hindi natin kakayanin o hindi nila kakayanin, alam na ng Diyos na ipapadala niya ang kanyang anak. At nakikita natin sa Biblia, pagkatapos nito, ay nagsimula ng mabuhay ang mga taong tumanggap sa kanyang mabuting balita in the New Testament. So after ng pagdating ni Jesus Christ, nagkaroon na nga ng bagong buhay sa pamamagitan ng gospel in the good news. Ayon sa lubos at tamang interpretasyon ng batas ng Diyos na matatagpuan natin sa New Testament, especially sa buhay ni Jesus at sa mga kasalutan ng mga apostol. At ito nga ang tinatawag nating the law of the Spirit or the law of Christ. And that is what we read in Romans chapter 7, verse 6. Sinasabi nito, "But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code." Sinasabi ni Pablo dito, mga kapatid, na you as a Christian, okay, totoo pa rin ang Old Testament. You must read it because it is the Word of God. Yun ang nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. At ito ang nagbibigay ng konteksto kung paano tamang intindihin ang New Testament. However, okay, in the New Testament, in Jesus Christ, we are released, na palaya na tayo from the law. Hindi na natin kailangang i-obey lahat ng cultural law in the Old Testament. Now, this deserves a separate video para mas maintindihan natin ito, okay? But ang sinasabi nito is, in the Old Testament, example, hindi mo na kailangan, in the Old Testament, example, kailangan mo pang pumatay ng hayop para magkaroon ng alay para sa iyong mga kasalanan. Tama ba? But in the New Testament, wala nang pumapatay ng tupa sa simbahan para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Kasi si Kristo na nga ang kordero ng Diyos na nagpawi ng ating mga kasalanan, naggalit ng Diyos sa atin. So all, example lang to ha, all sacrifices and offerings na pertaining to the forgiveness and atonement of sins, na pag-aalay ng hayop, at kung ano-ano pa, wala na yon. Okay? Wala na yon. Kasi that is all fulfilled in Jesus Christ. We are released from that. Okay? That's just one example. And again, hindi ito exhaustive. It deserves a separate video. So, if may kulang to, I suggest you can send me a PM or a personal message. You can ask me. Or, better, you could study it yourself.
Okay? Pag-aralan mo ng mabuti sa sarili mong oras with God. Okay? Again, sabi ni Pablo, we are released from the law, having died to that which held us captive. Captive. Bakit? Kasi nga, yung batas ni Moises in the Old Testament, wala itong kapangyarihan na magbigay ng buhay. Ang ginagawa nito is pinapakita niya kung gaano kabanal ang Diyos. At itinuturo ang sumusunod ng batas ni Moises o ang batas ng Diyos in the Old Testament sa kanilang pangangailangan sa isang tagapagligtas. It brings them to God in His grace. Yan po ang significance ng Old Testament. Again, ito pa rin ay salita ng Diyos. Ito'y dapat sundin, basahin at pag-aralan in context of the New Testament. Okay? So now we are serving in the new way of the Spirit. Ibig sabihin, hindi na tayo kailangan sumunod sa bawat detalye ng Old Testament, but rather, pinapakita sa atin ng Diyos yung tunay na puso at intention niya behind the laws through the Holy Spirit na tinatanggap natin in Jesus Christ. When we received the gospel and we were baptized in Jesus Christ. Okay? So sabi nga natin, di ba, tinatanggap natin yung Holy Spirit when we believe in Jesus. At yung Spirit na yun is God Himself. He is the one teaching us. At yan ang sinasabi sa atin sa Jeremiah 31. Okay? And again, to finalize everything, this concept, tinuturo din sa atin ni Pablo in Romans chapter 8, verse 2, that today, para sa kayo, na Kristiyano na, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. So, kapatid, if you are not in Christ, you are still in condemnation for your sins. But if you are in Jesus Christ, you have no condemnation. Okay? Yung struggle mo against sa sin, against sa kahinaan ng katawan mo, nang gusto mo naman talagang sambahin ang Diyos at nababasa mo sa New Testament kung paano talaga papurihan at pagsilbihan si Yahweh, ngunit dahil ikaw nga ay tao at nilalabanan ka ng iyong katawan in your sinful nature, you are not condemned if you keep on struggling against your flesh. Yan yung konteksto ng sinasabi ni Pablo sa Romans 8 at sa Romans 7. Naku mga kapatid, napakasarap basahin ito. Lalo na kung ikaw ay nagsastruggle sa isang kasalanan na ayaw mo naman talaga pero hirap kang tanggalin gaya ng mga addictions. This will give you hope na kahit si Apostol Pablo, he was continuing in the struggle, but he is saying, there is no condemnation if you are struggling against your flesh while you are in Jesus Christ. Okay? So again, ang panatandaan dito or ang reminder sa atin dito is, ikaw dapat ay na kay Kristo Jesus. Ang tanong, paano ba mapunta sa loob ni Kristo Jesus? Or paano ba tayo makasama sa kaharian ni Kristo Jesus? That's the question. Or tama ba yung pagkakaalam mo kung paano? Okay? So, diyan tayo babalik, babalik, at babalik. How are we saved? What is the gospel? And to remind us, the big idea for today is kay Kristo na siyang tangi at lubos na katuparan ng lumang tipan, gumawa ang Diyos Ama ng bagong kasunduan. At ito naman ang talagang gusto nating palaging iparating sa inyo. That God has made the way, a new way in Jesus Christ. At ito ang mabuting kaloob ng Panginoon na hindi natin nakukuha mula sa ating mga good works. Okay? But rather in the grace of God through faith alone. So, to finish everything, our bottom line is sa pagtanong ng mga naiwang disipulo ni Juan, tayo rin ay nagtatanong na kasama nila. Ano nga ba ang kaibahan ng Old Testament sa New Testament? Ano ang kahalagahan ng mga kautusan sa bagong tipan? At bakit napakahalaga nito para sa Diyos na maitawid niya ang sangkatauhan
sa katuparan ng lahat ng kanyang mga kautusan, kasunduan at layunin at the expense of Jesus Christ. At the expense of sending His Son to be in the likeness of sinful men, to suffer, die in crucifixion, and to be revealed full of glory in resurrection. Bakit kailangan pagdaanan to ni Kristo? Para sa kanyang mga nilikha. Bakit? Kasi tayo nga ay nawalay sa kanyang matapat at mabuting pag-ibig gaya ng isang asawa at hari. God and His aim is to restore our relationship with Him so that we could spend our eternity with Him only through Jesus Christ. The question is again, what is the difference between the Old Testament and the New Testament at bakit mayroon tayong mas magaling na kasunduan mula kay Yahweh? Ganito kasi yan. Simply saying, the Old Testament is an introduction for everything that is in the New Testament. Ito ay nagsisimula sa pagkalikha ng mundo at naisasakatuparan sa kabuuan ng buhay ni Jesus. So from Genesis hanggang Matthew, Mark, Luke, and John, technically, yan po ay Old Testament. Pero sa Matthew, Mark, Luke, and John, dyan po ini-establish at tinatrabaho ng Diyos mismo ang pagpasok ng bagong kasunduan ng bagong tipan. And again, the central unifying theme of the Old Testament is the person and work of Christ. And it opens a way para sa bagong kasunduan ng Diyos, para sa kung sino ang tatanggap sa kanyang anak bilang hari at kanilang buhay. And as we close, let me leave you with this passage na panawagan ng Diyos para sa kanyang mga Kristiyano. Sinasabi rito in Matthew chapter 28 verse 18 to 20, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Now, kapatid, this is the reminder of Jesus Christ for us. Tayo daw ay binigyan ng commandment ng ating hari na si Jesus. And our commandment is that we must disciple the nations, we must teach the nation, and introduce God and baptize them in the name of Jesus Christ, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and to live in the promise. Now, what is that promise? That Jesus Christ will always be with you as you fulfill your purpose. At para naman sa iyo, kaibigan, na wala pang tunay at buhay na relasyon with Jesus Christ, the question is, do you want to be a part of the kingdom of God? Do you know how to be a part of the kingdom of God? Sinasabi dito na, if you are baptized in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, and if you observe all that teaches or all that God teaches and commands you, you are a disciple of Christ. Ikaw ay naninilbihan sa hari. And after this video, pwede ka naming gabayan sa isang dasal at deklarasyon ng pagtanggap kay Kristo bilang iyong hari at tanging tagapagligtas. Dahil dyan, let's close our eyes and bow down our heads. Father God, we thank you sa mensaheng iyong ipinaabot para sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ng iyong salita sa Biblia. Maraming salamat po kay Kristo sa kanyang bagong tipan na itinrabaho niya at kinumpleto niya at His own expense for us.
para lang kami makalapit sa iyong trono ng punong-puno ng grasya. Panginoon, ipinagdarasal ko po ang mga Kristiyano na nakaranig ng mensaheng ito na manatili po sa inyong pangako, sa inyong bagong kasunduan sa kanila, na sila po ay magsilbi sa iyo at ang kanilang buhay ay maging founded sa in for them and sa kanilang relasyon with you in Jesus Christ. At para naman po sa mga nakakarinig ng mensaheng ito, Panginoon, ang dasal na ito na hindi pa po tiyak ang kanilang relasyon sa iyo. Kayo po ang mangusap sa kanilang puso at isipan at kayo po ang magbigay sa kanila ng pagkagusto na kayo po ay kanilang tanggapin at isuko ang kanilang buhay kapalit ng iyong paghahari at gawin niyo pong kaharian ang kanilang puso at isipan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Father God, we also thank you for the completion of the work in Christ na aming pinag-aaralan ngayon in this Sunday message na meron kaming kalayaan po na mag-aral at magsamba at magpapuri sa iyo, Panginoon, at lalong-lalo na po is mag-share ng gospel nang hindi po kami natutuligsa. Maraming salamat din po sa mga ibinigay niyong biyaya sa amin all throughout the weeks and months ng quarantine na ito, Lord God. Idinadalangin po namin ang lahat ng pangangailangan ng tao sa bansang ito at ng simbahang ito at ng mundong ito, Lord God, na iyong nilikha laban sa coronavirus at sa lahat ng korupsyon na nagmumula sa aming kasalanan, na nagmumula sa aming pagre-rebelde sa iyong paghari. Father God, I thank you dahil kahit imperfect ang aming pagsasalita, ang aming pagtuturo, at ang aming buhay Kristiyano, Lord God, that we are always distracted by the evil one, there is no condemnation, Lord God, at meron kaming kumpiyansa and confidence and courage that we could say na kami ay mga anak ng Diyos at kami iyong minamahal at kami iyong niligtas at ililigtas dahil sa pamamagitan ng inyong grasya na aming pinagkakatiwalaan. We thank you, Father, and we lift you up. Everything, all of our concerns, our thanksgiving, in Jesus Christ's name, we pray. Amen. Maraming salamat, kaibigan at mga kapatid sa simbahan, sa inyong pagdalaan ng oras sa pananood ng aming Sunday message. I hope that you were blessed at nalinaw sa inyo ang buhay Kristiyano and what and how God intends for us as His servants in the kingdom of God and what needs to be done. Kung meron pong kulang, ipinagdarasal ko po na with your time with God in your devotion, ay ililinawin po ito ng Panginoon para sa inyo. And with that, thank you and to God be the glory. Amen.
Kaibigan, thank you for being with us here in Missions Bible Ministry and taking the time to hear our Sunday message. Masaya kami na nandito ka. At kung naintindihan mo mula sa mensahe, ngayong araw na ito, ang pag-ibig ng Diyos at magandang plano niya para sa iyo, at na ikaw ay nawalay dahil sa iyong mga kasalanan at kumaharap sa paghuhusga ng Panginoon. At dahil pinadala ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran ang iyong kasalanan at gusto mo siyang tanggapin at ang libreng regalo ng Panginoon na hindi nakakamit sa mababuting gawa, inaanyayahan kita na magdasal ng isang panalangin at deklarasyon ng pagtalikod sa iyong buhay na nakasanayan at pagtanggap kay Jesucristo bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko lang linawin na ang dasal na ito ay hindi nakapagliligtas kung hindi ang grasya ng Diyos na iyong tinatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ang nagliligtas sa iyo. At kung ikaw ay handa na, ipikit mo ang iyong mga mata at yumuko at sabayan mo ako sa dasal na ito. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyong pag-ibig at magandang plano para sa amin. Ngunit, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na nagpahiwalay sa akin at sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa hindi pagsuko sa iyong grasyang binigay sa amin na matatagpuan lamang kay Kristo Jesus na siyang nabuhay ng perpektong buhay na hindi namin kayang gawin at nag-alay ng kanyang buhay sa krus at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli upang patunayan na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. At kinikilala namin ang aming responsibilidad na tanggapin siya bilang aming Panginoon at tagapagligtas bilang iyong grasya para sa aming kaligtasan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pangako na ikaw ay kakatok sa aming buhay, puso at isipan at kung kami ay magbubukas ng pinto, ikaw ay papasok at mananahan at hindi aalis, hindi lilisan sa amin. Maraming salamat sa iyong pagbigay ng iyong banal na Espiritu na nagmumula sa pagtanggap kay Kristo Jesus. Maraming salamat sa bagong buhay na iyong ibinigay sa akin, buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. Maraming salamat sa paglikha sa akin bilang bagong nilalang. At maraming salamat po sa pagtulong sa akin sa pagbabago ng aking buhay sa araw-araw na pagsunod sa iyong mga kagustuhan at pagbibigay sa akin ng liwanag at karunungan kung ano ang iyong mga kagustuhan at plano para sa aking buhay. Panginoon, isinusuko ko po ang aking buhay na nakagisnan, kapalit ng buhay na iyong ibinibigay sa akin. Maraming salamat po sa iyong binigay na karapatan na tawagin bilang anak ng Diyos dahil lamang sa pagtanggap kay Kristo Jesus. Amen. Kapatid, kung iyong idinalangin ang dasal ng aking binanggit at ngayon ay tinanggap si Kristo bilang tanging Panginoon at tagapagligtas at isinuko ang iyong buhay na nakagisnan kapalit ng buhay na ibinibigay ng Diyos ang libreng regalo ng Panginoon sa iyo, sa sandaling tinanggap mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, maraming bagay ang nangyari kasama ng mga sumusunod. Number one, si Kristo ay pumasok sa iyong buhay. Mababasa mo yan sa Apokalipsis chapter 3 verse 20 at Colossians chapter 1 verse 27. Pangalawa, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Mababasa mo rin yan sa Colossians chapter 1 verse 14 at chapter 2 verse 13. Ikatlo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Mababasa mo yan sa Juan chapter 1 verse 12. Ikaapat, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan.
Mababasa mo naman yan sa Juan chapter 5, verse 24. At ikalima, nagsimula ka ng mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mababasa mo naman yan sa John chapter 10, verse 10. Pangalawang Korinto chapter 5, verse 17. At unang Thessalonica chapter 5, verse 18. Ang paglago sa buhay Kristiyano ay bunga ng pagtitiwala kay Kristo. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Yan ang sinasabi sa Galatians chapter 3, verse 11. Ang buhay na may pananampalataya ay makakatulong sa iyo upang patuloy na ipagkatiwala mo sa Diyos ang bawat bahagi ng iyong buhay at upang gawin ang mga sumusunod. Number 1, manalangin sa Diyos araw-araw. Mababasa mo yan sa Juan chapter 15 verse 7. Pangalawa, basahin ang Biblia araw-araw. Mababasa mo naman yan sa Mga Gawa chapter 17 verse 11. Number 3, sundin ang Diyos tuwi na. Nababasa natin yan sa Juan chapter 14 verse 21. Pang-apat, magpatotoo or bear witness or share the gospel para kay Kristo sa pamamagitan ng iyong buhay at salita. Nababasa naman natin yan sa Mateo chapter 4 verse 19, Juan chapter 15 verse 8. Ikalima, ipagkatiwala ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Diyos. Nababasa natin ito sa unang Pedro chapter 5 verse 7. At sa ika-anim, magpasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nababasa naman natin yan sa libro ng Galatia, chapter 5, verse 16 to 17. At libro ng Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Kapatid, if you have any questions or you would like to contact us or send us a message or if you would like to connect with us and fellowship with us in our church, don't hesitate to send us a message in Facebook and in our website. And we would be happy to answer all of your questions and talk to you. And if you would like to start a Bible study group or a church in your community, sa inyong trabaho, at sa loob ng iyong bahay, sabihan mo lang kami, send us a message in our website, or if you would like to support our ministry, you are welcome to do so. Again, we thank you for spending a time with us today and for hearing the Sunday message. To God be the glory and may He always bless you. Amen.